isipon ng ilang progresibong grupo kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga madugong operasyon ng mga pulis sa Southern Tagalog nitong linggo na nagresulta ng pagkasawi ng 10 aktivista at pagkakaaresto ng 6 na iba pa. Sinabi ho ng mga progresibong grupo sa joint meeting ng National Task Force at Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict in Northern Mindanao sa Cagayan de Oro City ay hinimok ng Pangulo ang mga tropa ng gobyerno na patayin ang mga hinihinalang rebelde at huwag nang isipin ang human rights. Iginit po ng bagong alyansang makabayan o bayan na dapat ay managot sina Pangulong Duterte at NTF-LCAC Spokesperson General Antonio Parlade sa pagpatay at pag-aresto sa mga aktivista. Pinatikos rin ng bayan ang tinawag nito bilang weaponization ng search warrants at ang pagtatanim umano ng ebidensya na ginagawa ng mga pulis para bigyan ng magandang rason ang kanilang mga aksyon. Sa isa namang tweet ay sinabi po ni Bayan Muna Partyless Representative Carlos Zarate na maituturing ang mga madugong raid sa Southern Tagalog bilang pure terrorism na ginagamit ngayon para patahimikin ang mga kumokontra sa administrasyon. Brigada Balita. At ang UK parliamentarians naman nanawagan na mapalaya si Senadora Leila De Lima. Si Brigada Maricar Sargan sa report. Brigada Maricar, i-brigada mo! Brigada Report! Nakakuha si Senator Leila De Lima ng suporta mula sa 27 miyembro ng UK Parliament na sumali sa maraming iba pa na nananawagan para sa kalayaan ng senadora sa gitna ng 4 na taon itong pagkakakulong. Sa isang pahayag, sinabi ng kampo ni De Lima na nagpadala ang UK parliamentarians ng sulat kay Philippine Ambassador to the United Kingdom, Antonio Lagdameo, noong March 1. Nakasaad sa sulat na sumasali ang UK parliamentarians sa panawagan ng maraming iba pa para sa agarang pagpapalaya kay De Lima. Sinabi rin ng grupo na dapat matigil na ang patuloy na pagkasira ng democratic freedom sa Pilipinas. Matatandaan na nakulong si De Lima noong February 2017 dahil sa pagkakasangkot umano nito sa illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison noong panahon niya bilang Justice Secretary. Noong nakaraang buwan lang, ibinasura ng korte ang isa sa mga kasong kinakaharap ng senadora at ng isang Jose Adrian Dera matapos ang pag-aproba sa demurrer to evidence. Balita Nationwide. Mga kabrigada, ibinunyag ng ilang progresibong grupo ang pagkakakilanlan ng mga napatay at naarestong individual mula sa mga madugong raid ng Philippine National Police sa Calabar Zone. Sinabi ni Bayan Secretary General Renato Reyes na kabilang sa napatay ay si Bayan Cavite Coordinator Manny Asuncion na nabaril sa ulo. Inihag rin ni Reyes na naaresto sa operasyon si Bayan Laguna spokesperson Mags Camoral sa Defend Yulo Farmers Campaign Headquarters sa Cabuyao, Laguna. Kinilala naman ng grupong pamantik KMU ang iba pang mga nasawi kabilang na sina Chay at Ariel Evangelista na mga miyembro ng ugnayan ng mamamayan laban sa pagwawasak ng kalikasan at kalupaan at sina Makmak Bakasno at Michael Greg Dasigaw ng sikat D3 Kadamay, Montalban. Department of Foreign Affairs na naitala nito ang 10 na mga bagong kaso ng mga Pilipino sa abroad na tinamaan ng COVID-19 na dahilan po ng pag-akyat ng kabuang bilang nito sa 15,089. Sinabi ho ng DFA na umabot na rin ang death toll sa 1,038 kasama na po ang 5 bagong fatalities habang ang recoveries naman ay nananatiling na sa 9,526. Sa ngayon mga kabrigada ay mayroon pang 3,525 na aktibong kaso ang sumasailalim sa treatment o quarantine. Ang Middle East Africa naman ang nananatiling rehiyon na may pinakamaraming bilang po ng mga Pilipino na nagpositibo sa COVID-19 sa abroad matapos maitala doon ang 8,141 infections kabilang na ang 669 fatalities at 4,755 na mga recoveries. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tanggap muna tayo ng report. Si Vice President Robredo hinimok ang publiko na panatilihin ang pag-obserba sa minimum health standards. President Lenny Robredo sa publiko na patuloy sundin ang minimum health standards sa gitna ng mabilis na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa Vice Presidente, nakakatakot ang mga naitatalang kaso sa nakalipas na araw na umabot sa may 3,000.
Base sa obserbasyon ng pangalawang pangulo, mayroong mga tao ang nagpakampante dahil sa nasa mahigit 1,000 lang noon na ang naitatalang mga bagong kaso araw-araw. Matatandaan noong Sabado ay naitala ng bansa ang record high ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa loob ng isang araw matapos nitong pumalo sa 3,439. Samantala, nakiusap naman si Robredo sa publiko na huwag magpakampante sa kabila ng pagdating ng mga bakuna sa bansa. Samantala, ilang senador pinaalalahan na naman ang gobyerno na sundin ang batas sa vaccine rollout. Si Brigada Lay Bagyo sa balita, Brigada Lay, ibrigada mo! Umapilang ilang senador sa pamahalaan na sundin at igalang ang sarili nitong guidelines ngayong nagpapatuloy ang paggulong ng vaccine rollout para labanan ang COVID-19 pandemic. Ayon kay Senador Francis Kiko Pangilinan, nakasaad sa batas na sinertify as urgent at ipinasa ng Senado na dapat inuuna ang mga health workers sa mga bakuna dahil sila nasa unahan ng pagkikipaglaban sa virus. Ginawa ni Pangilinan ang pahayag matapos mapabalitang may ilang personalidad na hindi kasama sa priority list ang nabigyan ng unang batch ng COVID-19 vaccines na dapat ay nakalaan lamang sa mga medical frontliners. Dagdag pa ng mambabatas, hindi dapat baliwalain ng gobyerno ang pagsunod sa priority list, lalo pat mismong ang World Health Organization ang nagsabing baka makaapekto ito sa deliveries ng mga bakuna mula sa COVAX facility. Batay sa rekomendasyon ng WHO, kabilang sa mga priority groups na dapat unahin na mabigyan ng bakuna ay ang mga frontline healthcare workers, susundan ng mga senior citizen bago ang natitirang bilang ng... Umaasang matatapos naman ang vaccination sa mga healthcare workers sa buwan ng Mayo. Si Brigada Ernie Napukaw sa balita, Brigada Ernie, ibrigada mo! Plano ng gobyerno na tapusin ang vaccination sa mga healthcare workers kontra COVID-19 sa Mayo at mapalawak ang inoculation program sa iba pang priority sectors sa Abril. Ayon kay Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr., paspasa na ang ginawang vaccination sa healthcare workers sa pamamagitan ng 1.1 million doses na supply ng Sinovac at AstraZeneca vaccines ng Pilipinas. Para ngayong linggo naman ay sinabi ni Galvez na magdideploy ang gobyerno ng 240,720 doses sa ilang priority area. Sa ngayon ay naihatid na sa iba't ibang lugar ang 54,500 AstraZeneca doses at 317,250 Sinovac doses. Noong Pebrero ay naglabas ang Malacanang ng listahan ng mga priority groups para sa vaccination program, kabilang na ang healthcare workers na pinakauna sa lahat. Sinundan ito ng senior citizens na 60 anyos pataas, mga tao na may comorbidities, frontliners sa ibang essential sectors at indigent. Pinangangambang umabot mula 5,000 hanggang 6,000 ang magiging bagong kaso ng COVID-19 sa bansa bawat araw hanggang sa katapusan ng Marso. Ito ang pagtaya ng Octa Research Team ng UP sa harap ng patuloy na pagtaas ng COVID cases, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Ayon sa grupo, sakaling magpatuloy ang kasalukuyang reproduction rate, hindi malayo na maitala ang 6,000 cases ang tatamaan ng coronavirus. May hinala ang Octa Research ang mabilis na pagkalat ng COVID ay epekto ng pagpasok ng UK at South African variants. Natampahayag ni Professor Guido David. Kasi ngayon yung average natin sa Metro Manila over the past week, 1,000 cases per day. Yan na yung average natin. And yung projection namin, in 2 weeks, abot na tayo ng 2,000 cases per day sa Metro Manila. And by end of March, nasa 3,000 cases per day. Sa Metro Manila pa lang yun. Sa buong Pilipinas, abot na tayo ng mga 5,000 to 6,000 cases per day sa katapusan kung hindi natin mabago itong trend na to. Sa kaugnay na balita, tatlong sunod na araw na ngang naitatala ng Department of Health ang mahigit sa 3,000 bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Sa latest bulletin ng Department of Health, inuulat nito na 3,278 ang bagong nagpositibo sa nakahahawang sakit. Dahilan ito upang sumampana sa 590,412 ang kabuuan bilang ng mga tinamaan ng COVID sa Pilipinas. Mula sa kabuuan bilang, 36,043 ang active cases na may potensyal makapanghawa matapos mapaulat ang karagdagang 10,000
550 naman ang mga bagong gumaling at 51 ang nasawi sa nasabing karamdaman. Sa kasalukuyan, umabot na ng 545,853 ang total recoveries, pero ang death toll umangat naman sa 12,516. Magugunit ang noong Biyernes, March 5, iniulat ng DOH na 3,045 ang bagong kaso ng COVID-19. Noong Sabado naman, March 7, nakapagtala ang ahensya ng 3,439 na bagong nagpositibo sa COVID-19.